huwag kayong mag-alala. Tapos so habang nag-ano kami na, anong mga topic namin? Dahon for Sampaloc. Yes. We are gonna answer some questions. What? Questions. Most questions. Wow! Controversial. A few moments later. What were you into? What were you into? Like currently? Inspired by No, like before. Okay, Pastor Joe and Carla. What were you into? Episode 1. Episode 1. Yes, syempre tita na tayo. Kailangan natin yun. And ano lang, trivia lang, si Pao yung nag-introduce sa akin doon. Kasi, 2019 niya ako ng gift. Lavender, ano siya, spray. So, linen, ano yung linen and room spray siya. And sobrang nagustuhan ko siya. Nakatulog talaga ako ng maayos, ganyan. Tapos ngayon, nag-level up na ako. Gumagamit ako ng humidifier. So, essential oils. Yan. Tapos ano, Netflix din. Bagong labas na yung Umbrella Academy. So, panoorin yun. Tsaka yung... Yeah, maganda siya. Anong form? Gusto ko kasi ano eh, mga sci-fi movie. Yan. Gusto ko yung mga parang out of this world. Ganon. Parang so, mga... ano yung nagsiseparate sa kanya sa ibang? Wow! Follow-up question! Ano ko ba what we're into lang? Gusto ko din na ano pa parang series is yung It's Okay Not to Be Okay. Maganda yeah. ba? Yeah, sobrang ganda. Panoorin niyo. And the story behind the color. Oh my god. So siya ano siya parang social awareness din siya sa mga mental health. Sobrang ganda niya, promise. Malapit sa Pao, your turn. Well, ninyo, what are you into? I'm into babae, baka magutom yun. May buzzer! Ganyan yung sila talaga. Kasi nag-vlog lang tayo, pero sila nag-vlog. At saka sayo lang kami. Sila nagpapakasin. Kanina pa. 10 seconds later. I like flowers. I like any kinds of flowers. Pero wala kang super cute. Gusto ko lang yung mga maliliit na cute yung colors. Yung mga pastel siya. Very girly. And kasi pala pag niligay mo yung flowers mo, parang instantly nagpa-brighten up siya. Tapos, one thing I discovered is I can dry flowers and ano, turn it into something new. Wow! So, that's what I like. And also decorating spaces. Yay! Ang artiko! Right now, I'm so into The Ordinary. Oh my god, so skincare. Like, gusto kong lahat din pero ang hirap sa bulsa. Mahirap magpaganda. And ang hirap mo na din. Oo, ang hirap mo na din. Pero grabe, wala lang. Kasi first time ko naka-experience ng skincare na may automatic. I mean, mabilis yung ano niya. Glass skin siya ngayon, just in case ninyo nakikita. Hindi pa siya ganun ka-glass. Ay, wait lang. Ilabas natin si madam. Madam, mag-hi ka lang. Madam? Kasi siya lang yung only girl na tumutulong. Nahiya naman yung ready na magpakasal. Siya yung next na nakakasal. Madam Faye! Mag-hi ka lang. Hi ka lang sa vlog. Do you talk it up to the people? Hi! What makes The Ordinary special? It's The Ordinary. What? No, it's because it's no scent. First of all, wala siyang scent, so it's natural. Tapos vegan friendly din siya. Then, because I'm so into also, It's Okay to Not Be Okay. Ang ganda ng colors, ng fashion, so, ng cinematography, and the story behind it. Talagang pinag-isipan. It's all about kasi mental illness, so different aspects of it makikita mo. And kung anong nakakapos na trauma sa mga adults ngayon because of their childhood background. I'm into... the reason I've been into, yun na lang, was yung the Camellia Blues. Gusto ko talaga siya. Ano namang, ano? It's so nice, like legit, it's the nicest I've watched
so far ng quarantine. Nakala ko i-Taiwan class na naman. Mm-hmm. Pero yeah. When the best news pala. Sobrang dami niyang life lessons. And sobrang favorite ko nung character nung guy doon sa lahat ng mga K-dramas na napanood. Yung character niya, I can relate. As in yung character niya, sobrang ganda. You have to watch it. But recently, I think yung souffle. Kasi yeah. Yung souffle. Yung souffle. Oh, the souffle. Yung souffle. So, nag-come up kami ng sister ko with a startup business. And since sobrang hilig namin sa cheesecake, yun yung ginawa namin. But we decided to make it special. So, souffle siya. So, fluffy siya. And lately, yun talaga yung pinagkakaabalahan namin. So, more on like social, yung pag-market mo sa social media. Mm-hmm. If you wanna order, click here. Yes. The button down. Yes. Kwento niyo sa kanila para tayo naging friends. Oo, true. Ah, okay. Nice idea. So, paano ba? Like, as a whole or individual? Kanya-kanya. Kasi may mga kwento kada. Pero kasi we rooted from one group. Paano? Magkakaibigan tayo from trainee friends. Though. So, magkakakilala na tayo ni Cheyenne. Yeah. Before. Trainee friends. And then kami naman tatlo ni Ree and Shai sa India. India. Then sila best friend. Mm-hmm. Nasabit ako. Tapos kami ni Ree roommate. Oo. So that's sanga-sanga siya. Pero basically ang pinaka talagang ano namin, parang meet up or avenue na bakit kami nakapag-meet is church. Yes. So yeah. Yun. Yeah, we're church. And sini ko yung friend namin. Sini ko yung friend niya. The reason why we're here right now. Read niyo siya sa baba in the comments below. Yeah. Right now, nasa farm kami nila Nico sa Halahala. Okay, yung favorite moments lang natin magkakasama. Ah, sige. Friends. Like, okay. Trips, ganyan na favorite. Sige, sige. For you, Shai. Ano ako lagi ko muna! Pagkatan muna! Pagkatan naman! Naisip ko yung question, sagutin mo yung sagutin question mo. Charot. Or dito, sa gitna. Oo nga, sige sila. Super puro! Sige, actually, ang dami nating ginawa na field trip. Hindi pa kami nakapag-out of the country. Yeah, dapat this year. Oh, nakapag-out of the country. But then, ay, sila na. Nakapag-out of the country na sila actually. Ay, oo nga pala. Ay, tayo. Nakapag-India na kayo. Out of the country lang na technically yung mission. So, just yun yung naging reason kung ba't kami nagkakilala. Kami, lagi kami. Oo, kami lang though. Nagta-travel talaga kami. As a group, siguro yung favorite ko is yung Lobolas. Yung pinaka-last na Lobo. Yeah, wala ko na. Kasi, pinagluluto kami every meal. Tapos sobrang sasalang namin. As in, birthday ko yun. Bida pala. Wow. And, oh, sad. Share mo naman yung mga, yes, ano? I-share ko talaga. Kasi, ang pinaka-attitude pala namin. Oo. Because this is my second life. Oh my gosh, talaga yung sana yung mga kumakas sa bida-bida. Sa lobo na yun, kaya sa memory. Oh my gosh! Kasi, muntik na kami mamatay ng friend ko si Dino. Kasi sayang-saya pa sila, nandun sila sa safe na place. Kala nila gusto pa namin mag-swimming. Pero mamamatay na talaga kami sa pagod. Okay, so ganda kasi nangyari guys. So, sabi namin, sige tara, swimming tayo doon. So, may bansa. Bansa, may bansa. So, may bansa. So, syempre high tide. So, nagpunta kami doon sa medyo gitna. Gitna. Swimming kami. Tapos, may mga hindi naman bumaba tulad ng boyfriend nito, si Enzo. So, kasi siya dun sa bansa. Wala ka siya boyfriend. Wala siya boyfriend. Ay, hindi pa niya pa sila. Tapos, so, syempre, kami naman ni Dino, excited kami, di ba? Kami nila Christian. So, so hulong kami kaagad. Tapos, hindi ako nagsilubida kasi, inagsilubida siya. Sinubilabida ako. Kaya hindi. Kulang kasi. Kulang. Tapos, si Dino at si Christian, bakit may nag-a-alarm dito? Madam! Pay? Daniel 1-4! Ay, sabi ko sa inyo, iba talaga si Mara. Guys, mag-pray tayo. Daniel 1-4 is youth without blemish of good appearance and skillful in all wisdom and endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in King's palace
and to teach them the lesson. We know one for. Napapray kami tuloy! Kasi sa vlog, sabi namin Christian kami kasi nag-alarm. Prayer alarm! One fun for. Napapasa kami yun. Siguro yung simple lang to pray. Or baka yun yung youth pala for herself. For herself. Gusto niya maging yan. Youth with the... pinag-pray ko for... The person you... Yes. Ah, personal. Parang si Daniel. No blame. Lumabas na kayo mga Daniel. Para sa mga magiging anak mo? Dahil mag-asawa niya. Ah, YouTube. Eventually. Dahil, ituloy mo na rin kwento. So, may pansanan na na. Tapos kami, nagbida-bida kami. Hindi ako nagsalbabida kasi marawan naman ako mag-swimming. Tapos, si Dino, tsaka si Christian, nakasalbabida sila. Tapos, si Nico. So, andin lang siya sa malapit. Actually, sobrang lakas kasi ng current. Yung current. Pag ganun. Pagkatalon namin, ang layo na pala namin kaagad. Hindi namin na-realize. So, ang pinaka na palayo, kami-kami, di ba? Makakatawa. Tapos, si Shai niya na kaya. So, buti na lang sinag-gipsyon ni Nico. Yung hand. Niya, hindi yung director. Yung isa dito, nangangalang ni Correyes. Wala sa dito sa akin niya. Pinanghal na leader. Oo. Naririnig niya. Yan ito lang yung ginagawa niya. Ibigay mo yung salbabida. May hawak siyang salbabida. Bakit niya binibitawan yung salbabida? So may salbabida sa sarili. Tapos, binitignan niya yung mga nalulunod. Tapos, dinarag niya kung kanin sino yung maliligtas. Sino yung magbibigay ng salbabida. Yun yung ginagawa niya the whole time. Tapos nakabalik na sila sa balsa. Tapos kami, hindi pa rin. 1 hour na kami. 1 hour na kami. Hindi talaga namin alam ng gagawin. Nag-uusap si Christian, tsaka siya sabi, pag may langit, gano'n na rin yung langit. Nakikita niya. Sumigaw siya si Dino, mas malapit na kaysa sa kanya dalawa. Pao, may langit na! Sumigaw na siya. So, si Dino yung pinaka-positive sa amin lahat. Pero nung time na yun, hindi niya na kaya. So, ready na siya talaga mag-itubahan. Tapos yun. So, actually, buti na lang. At ito pa, hindi sila yung nakapansin na malapit na kaming mamatay. Yung mga nandun sa ano? Sa shore. Sila yung pa yung makapansin na mamatay na nandun sa balsa. Sobra! Kasi, parang andito yung balsa. Tapos sila parang, nandun na, wala na sa... Hindi kasi kahit anong lakoy namin, hindi kami namalapit kasi nilalabanan mo. Okay. Tapos yun. Dapat nag-ano na kayo, shore na kayo pa. Ayun na nga. Eto na yung plan twist. Kasi yung tubig, papunta din naman sa shore. Kasi merong isa dito na ayaw mag-miss out sa party sa balsa after. Hindi na nga lang party rin. Sabi nga, so ibig mo siya. Nakatakot kasi ako. Sabi kasi dito na. Doon na kasi tayo sa shore. Doon na sa, ano sa Tagalog ng shore? Dalampasigan. Pampang. Sabi niya, doon na sa Pampang. Eh, nandun pa sila sa bus eh. Ang saya-saya pa nila. Kawawa naman kami pag nauna kaming umuwi. Kaya pinush ko. Kasi bang siya. Si Shai naman, ganito yung itsura niya. So, si Nico yung boyfriend niya. Nandito si siya hatak-hatak na siya ni Nico. Si Nico nito siya. Tapos pagdating nila sa bus, si Nico kumalala. Si Nico, hindi niya kayo dahil. Kasi nakaganyan lang ako. And then, let's go to... Pinig ko yung Batangas na first. Oo nga, actually. Mm-hmm. Kasi, man. Yung nag-attitude si Dian. Attitude sa ako na? Yeah, sa McDo. Oh. Ah! Ate! Yung chicken? Dry! Bakit palitan? Bakit? At yung sarapan tayo sa chicken na palitan? Si Dino ubos na yung chicken, pero may tumating sa pa. Si Dino, baka nga. Pinilikas ko na ha. Papatulugin ni Pao sa tent yung mga boys. Oo, pero... Tapos nung gabi na, is nag-high tide ata. So, kasi magaling yung gamit siya ni Pao sa tent. Saka ni Crystal. Oo, tapos... Shai, hanggang tong tent, basa! Magaling kasi yung prediction ni Pao. Actually, confident kami. Sabi niya kasi, So, hindi pang gabi low tide dito. Low tide daw pag gabi. Ayun, inanod yung... Sobra. Tapos kinabukasin daw, pag umaga daw, high tide, so pwede kami mag-sibig. So, kumising kami ng maaga, magkaling puro ba daw lahat ng tayo? Wow! Sobrang galing! First time ko din kasi yung nag-set up ng tent, tapos fail talaga. Ipasa talaga yung... Diba? Oo. Ayun, tapos kasi yung night nun, parang naglalaro lang lahat. So, Yun yung naglalaro sa icebreaker. Oo, tapos na, no, resistance. Pinock out na natin.
ko kasi hindi siya nakikinig, di ba? Hindi siya masagot tayo. Tingin ko ako yung mga random moments na nagkakasama na kami sa coffee. Yeah. Oh, yeah. It's the small things that count. Yeah. If may maaalala ka, like, if may sobrang vivid sa memory mo, ano yun? Na moment. Tingin ko yung ano, nag arcade and balloons yung Popeyes sa Starbucks tapos nag ano masaya yun ano nag fishball yata tapos masaya yung ganun lahat kami nagkwento nung day. So yun yung pinaka na miss ko actually. Buti finish yung trip ngayon. Kasi balak pa talagang bakansa. Dahil kahapon sobrang umuulan. Kasi magaling siya mag-plan. Pero grabe, 12 na. Hindi pa rin siya umuulan. Medyo actually maaraw pa nga. Grabe, thank you Lord. Buti na lang talaga. Ikaw siya. Ako wala akong maisip kasi nga, hindi kami nakukompleto talaga sa isang trip. Kumbaga talagang may mga isang hindi na iiwan. Like katulad ngayon, biglaan. Okay. Hindi nakasama din si Enzo. Ganun. So, for me, ako, every meet-up talaga namin sobrang saya. As in, ano siya, collective memory siya ng... Wow! Collective! Pinalo mo yung little things na. Like, sa barkada namin, talagang pagkakangwari, kahit na after 1 week lang nagkita, mag-a-update, besh, kung anong nangyari sa week. Tapos, minsan wala ka nang masabi, mag-iisip ka na lang kung anong masabi mo. May nangyari ba sa akin? Ganun. Kasi parang ang bilis, parang 1 week lang. May masyari lang. Oo. Lalo nung hindi pa nangyayari itong pandemic. Ganun yung nangyayari sa amin. So yun, ang saya lang din. Kasi we're not just sharing the highs, but also the lows. Tsaka yung pagiging vulnerable lang din. And yung paglalabas ng mga masasamang ugali. Hindi ka madami nalabas. Kasi di na. Runner-up madami. Kailangan na magaling tayong ng top. Hindi na yung minamadami. To end, what are you most thankful? Saan? Saan? The friendship. Ako, pinaka-thankful ako sa stories and vulnerability. Ah, sino mo? Wala na kayong masasagot mamaya. Sabi ko sa inyo eh. Bakit kasi pinapauna eh? Wala na. Wala na talaga. Hindi, pero kasi yun naman talaga. Yung anything na pinagdadaan mo. Like, sasabihin. Mm-hmm. Like, nagsasabi. And yun nga, sabi ko nina, highs and lows. Ako na. Sige. Pero wala na kayong masagot. Ako, thankful ako for the presence of each and everyone. Kasi iba yung nabibigay na personality in the table on the table. Iba-iba kasi kaming personality and we jive as one talaga. So the presence of each one is very important. Yeah. So may mga away din kami. Oh, may mga nabusinahan. Ang daming class. Oh, may umiyak tayo. Madami na pinagdaan. Madami na away. Sabi niya na get out. Ano ba ba? Para isa lang yung culprit ng lahat. Each and every one is important. Each and every presence is important. Kasi nga, we are diverse but united. Boom! Oh. Ako, siguro this group keeps me sane. Kasi, syempre, may mga times din na hindi ka naman laging nasa highs ng buhay mo. Ang saya lang din magkaroon ng gantong group na... Siyempre, beside dun sa family mo, meron ka rin talagang malalapitan na kilala ka kung sino ka, tatanggapin ka kung sino ka, na hindi ka i-judge. Surprise ko yung sinabi nilang lahat. At yun yung magiging sagot ko. Umiisip ako ng ibang term na hindi nasabi. Pero I think what best describes it is yung vulnerability niya. Or truthfulness. Kasi, I think before, personally lang, I didn't think na I can be myself around Christian people. Kasi, wala. Parang ang hirap lang kumintas. Especially kasi nga, yung family ko, leader sa church yung dad ko. So, parang may ganong expectations.
Pero na-surprise ako na ano pala, Christian friendship is all about vulnerability. Aww. Like kahit, like seryosong pwede kang maging totoo na makasalanan kang tao. And then like there are people who will just help you sa walk mo with God. Like with jokes. Sobrang normal lang namin. Gets? Dati kasi akala ko parang siya so pagka-Christian friend dapat mabait kay lahat, dapat lagi nagpe-pray. Oh, sobrang normal people, normal ng lahat ng tao, and it's like it's what you can call family. Friends like family. Ito yung friends like family kasi pero may pagdilit ng puso. Friends like family kasi it takes a while for some people to warm up to other people or para maging comfortable sila to be themselves. Especially ako, sobrang hirap to inform. Pero I feel like this is a safe place every time. So that's what I'm really thankful for. And the fact that we put God first in everything. Honestly, like kanina, like small things like kanina, appreciate ko na nag-pray muna tayo. I mentioned mo kanina na wala tayong dapat gawin. Yeah, oh, oh. And para we can entertain ourselves in whatever way. Kasi ano lang, like no pressure. We can chill, tapos hindi kami mag-uusap, pero masaya pa rin kami. And then we can also talk about some random stuff, tapos hindi kami mag-uusap ng topic. Kasi parang family nga, diba sa bahay, everyday kayo magkasama, pero hindi kayo napipressure na, okay, anong topic natin ngayon, parang randomly may mapag-uusapan, gano'n. So, ganun lang siya with us, and ang saya niya kasi chill lang talaga. Tsaka guys, no cool lang yung 4 hours or 6 hours ng pag-uusap namin pag magkapasama. may hindi ako ma-mention. And also grateful for the men in our friendship. So, yes. Okay. Wala na pa tayo. So, ayun, thank you for watching.